Magandang hapon, Grade 5! Kumusta kayong lahat? Ngayong hapon na ito ay may bago tayong aralin. Pero bago iyan, gusto ko muna niyong tingnan ang mga larawan na ito. Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa batang ito na palaging kumakain ng candies? Sasakit ang kanyang ngipin. Paano naman ito? Okay, makakuha siya ng malaking puntos. So, itong mga larawan na ito ay tumutukoy sa sanhi at bunga. Ano nga ba ang sanhi at bunga sa Ingles? Ito ay cause and effect. So, ibig sabihin, kapag sasabihin nating sanhi, ito yung dahilan kung bakit nangyari iyon. At kung sasabihin natin bunga, hindi ito bunga ng mangga o anong bunga iyan. Pero kapag sasabihin natin bunga, ito ay ang resulta ng ginawa mo. Halimbawa, si Leia ay huli sa klase. Ito yung sanhi. Ano sa tingin nyo ang magiging bunga nito? Kapag si Leia ay huli sa klase, magaling! Kaya naggalit si Binibining Angel. Ito naman pangalawa. Tumakbo siya ng mabilis. Magaling, Grade 5. Kaya nadapa siya. Maganda ang sayaw nila ni Ellie. Magaling! Kaya tuwang-tuwa si Binibining Angel. Mataas ang lagnat ni Joshua. Kaya hindi siya pumasok ng paaralan. Ito naman panghuli. Mababa ang score ni Cathy sa test. Ano sa tingin niyo ang magiging bunga nito? Kaya galit ang nanay niya. So yan ang mga halimbawa ng sanhi at bunga. Dito naman tayo sa mga salitang homografo at heterografo. Ano nga ba ang homografo at heterografo? Kapag sasabihin nating homografo, ito yung mga salitang may iisang baybay or spelling at diin, ngunit magkaiba ang kahulugan. So ibig sabihin, they have the same spelling, they have the same accent or intonation or stress, but they do not have the same meaning. Depende yun sa paggamit sa pangungusap. Halimbawa, buhat, pinagmulan, buhat, dala, or bit-bit. So, tingnan nyo ang mga salitang ito. Magkatulad ang spelling or bye-bye at magkatulad rin ang diin. Ibig sabihin, magkatulad ang accent or stress ng mga salita. Pero, magkaiba ang mga kahulugan. Again, depende ito sa paggamit sa pangungusap. Ito naman, talon, o anyong tubig. Or talon, like lundag, tumalon ka. Ulo, part of the body. Or head of the team. Like mura, cheap. That is cheap. Or bad word. So, yan ang mga halimbawa ng homografo. So, ibig sabihin, may iisang baybay, they have the same spelling, at magkatulad din ang accent or stress, ngunit magkaiba ang kahulugan. Dito naman tayo sa heterografo. Ito yung mga salitang iisa ang baybay. So, ibig sabihin, magkatulad ang kanilang spelling, ngunit magkaiba ang diin. So, they have the same spelling, but they don't have the same stress of the word. Halimbawa, basa. Ibig sabihin, read. Nagbabasa ako ng aklat. But when you say basa, ang letrang A, dito yung stress or dito yung diin. So, basa. Ito ay wet. Huh?
hamon or challenge. Hamon or ham. Gusto nyo nang kumain ng hamon? Dahil papalapit na ang Pasko, grade 5. Ito naman, pula or insult or pula, red. Bukas, tomorrow or bukas, open. Ito yung mga halimbawa ng heterografo. Ibig sabihin, again, grade 5, ito yung mga salitang may iisa ang baybay or they have the same spelling but they don't have the same stress or intonation of the words. So, dito naman tayo sa tambalang salita. Ano nga ba ang tambalang salita? Ito yung dalawang magkaibang salita na pinagsama upang makabuo ng isang bagong salita. Halimbawa, sulat kamay. Ano sa tingin nyo ang umugnay sa dalawang pangungusap? Ito ay ang gitling. Tinatawag itong gitling. So, sulat kamay, ibig sabihin, sulat ng kamay. Or buhay mayaman. Buhay ng mayaman. Isip bata. Isip na gaya ng sa bata. Parang isip bata ka, palagi kang umiiyak. Or madali kang magalit. Yan ang isip bata. Or abot tanaw. Abot ng tanaw. Pero meron ding mga tambalang salita, grade 5, na kapag pinagsama mo, magkakaroon ito ng magkaibang kahulugan. Halimbawa, hampas lupa. Hindi ito ibig sabihin na hinampas ka sa lupa. Okay? So, ibig sabihin, ito yung taong sobra ang dinaranas na kahirapan. Yan ang hampas lupa. Ito naman, dalagang bukid. Hindi ito ibig sabihin na ikaw ay isang dalaga at nakatira ka sa bukid. Okay, dalagang bukid, ito ay isang uri ng isda. Or balat sibuyas. Masyadong sensitibo. Balat sibuyas ka talaga dahil madali kang umiyak kapag manunood ng Korean novelas. Yan ang balat sibuyas. Tapos ito naman, hanap buhay. Gawain pinagkakakitaan. Or hanap buhay, that is occupation or work. Okay, yan ang tambalang salita. Ngayon, ay kunin nyo ang iyong papel at gawin nyo ito. Panoto. Ang sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng sanhi. Isulat sa papel ang maaaring bunga nito. So, itong 1, 2, 3, ito yung mga sanhi or cause. So, ang gagawin nyo ay gagawa kayo o susulat kayo kung ano ang magiging bunga ng bawat pangungusap. Halimbawa, number 1, hindi nadidiligan ang mga halaman. Ano sa tingin nyo ang bunga or effect kapag hindi nyo nadidiligan ang mga halaman? Isusulat niyo ito sa inyong papel. Naintindihan, grade 5? Magaling. Dito naman, piliin sa kahon ng tambalang salitang tinutukoy sa bawat bilang at isulat ito sa nakalaang patlang o isulat niyo ito sa inyong papel. Halimbawa, number 1, nagkukunwaring walang naririnig, nagbibingi-bingihan. Ano sa tingin nyo ang salitang ito? Ito ba'y patay gutom? O boses palaka? Tainang kawali? Ingat yaman? O ningas kubo? Tapos na ba, grade 5? Pwede nyong i-pause ito para makapagsagot kayo ng maayos. Okay, magaling, grade 5.
Pagkatapos niyong sagutan ang mga tanong na ito, ay isi-send niyo ito sa Cerebro. Naintindihan ba? Magaling! At yan lang sa ngayon, Grade 5. Maraming salamat!